What's up? Jay here and the gang from EV Manila. And right now, nandito kami sa Banawe. Anong shop to, Noel? Bro, scooter shop. Yan, no? Favorite mo to eh, no? Oh. Ayan. So, kung napanood niyo yung last episode namin ng Usapang Lason, sila yung bumuo nung Fido ni Noel na worth 200,000. Yeah. So, excited na kami i-check tong shop na to. So, let's roll that intro, and kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit that subscribe button. Libre naman yan. What's up guys, EV Manila. This is Noel and interview natin ngayon si Sir Shane Lagonoy. Hello. Ang owner po ng Pro Scooter Shop Manila. So, sir, a brief history lang, paano po ba nagsimula yung Pro Scooter Shop? Brief history, no? Actually, like, start to dati way back 2016, yung daddy ko, si Arvin, OFW siya sa Singapore. So, ang pag-summer, doon ako nagbabakasyon. Ang pastime hobby namin is yung electric scooter, mostly Dualtron. So, yun ang nagiging hobby namin. So, pagbalik ko Pilipinas, naisipan namin na what if magbenta kami dito ng second-hand na Dualtron. So, ang ginawa namin, nagpaparating kami dito ng Dualtron, mga used from Singapore. And pagdating dito, ako nag-assemble. So, doon kami nag-start. Then, pandemic nga, no? Nag-start yung pandemic 2020. Walang mabiling, walang magamit ng transportation mga tao. Naisipan namin mag-import nito ng mga Fido. Yes. Tapos, ano po ba mga may offer natin ng mga products dito sa Pro Scooter Shop? From entry level to mid level to advanced. Mm-hmm. So ngayon, ang entry level namin as of now is yung mga electric scooter na nagre-range from 26. Then, ang main product talaga namin is ito, mga Fido. Mm-hmm. Fido electric bikes. So mainly ito ang best seller namin talaga, Fido Q1S. Mm-mm. Bahala na si consumer kung ano yung gusto niya. Bawat kailangan ng consumer for leisure, for exercise, lahat meron. Meron silang mapipiling product. Tsaka sir, ang ano eh, napanood namin kahapon yung unboxing niyo ng ng bagong model. Bagong product. So pwede mo ba kaming mabigyan ng konting brief kung ano yung product na to, na bagong ilalunch yata to, no? Ito, actually, okay. kaka-launch lang ito. Oh. So, medyo, di pa ako ganun ka-familiar, ha? So, kung may maling, pasensya na. Okay lang naman. Pero, mainly, ang bago niya specs is 36 volts siya na 250 watts. Tapos, naka 9 speed siya na group set, no? Tapos, quick release na yung true axle niya, naka-hydraulic na. And naka 20, ito yung first ever na 26-inch model ni Fido. So sa Philippines kayo pa lang yung ito rin kami rin ang pinakauna rin nag-release nito. Kami ang first ever binigyan ni Fido nito. Ah wow. Yes, tapos sir, ano po bang mga services na pwede nating ma-offer sa ating mga consumers? Ayun, bibili sila dito ng products. So, not only sales ng mga brand new na bikes, nagmo-modify din kami ng mga Q1. Actually, hindi lang Q1, lahat ng model pwede nating i-modify kung anong gusto ng customer. So, kung patakbuhin ng mabilis, pwede. Gusto mo malayo, pwede. Lahat. Depende. Tsaka sir, kayo mismo nag-build ng battery? Yes. Mismo. Oh. Kami mismo ang nag-build. Isa kami sa, actually, as far as I know, kami lang ang nag-iisang shop dito na may dedicated na machine for battery building talaga. So, sir, okay lang ba mag-tour kami sa workshop niyo? Pwede naman. Medyo para makita natin yung mga, kung anong nangyayari ba sa, mga technicalities, Again, ito yung machine namin. Ito yung, as far as I know, nag-iisa lang to sa Pilipinas. Specifically for battery building. So, ano nga ba ang advantage nito, no? So, ang advantage nito is laging consistent ang welding ng mga battery. So, kapag consistent, syempre, mas matibay, resistant sa wear and tear in the long run.
So while meron kami nitong magandang machine, we still keep ano no yung prices namin as low as possible while maintaining yung quality niya. So ano, wala talaga, hindi ka talaga pag sa service talaga sa battery, talaga quality talaga tsaka maganda talaga yung build ng Pro Scooter Shop. Kasi ako personally sa Q1 ko, Fido Q1, dito ako sa kanya nagpa-build eh. Dito rin ako nagpa-setup. So talaga super satisfied talaga ako sa unit ko ngayon. Sir Shane, pwede mo ba imbita na ating mga viewers para ma-promote yung So, kami dito kami sa may Banawe Street, sa 639 Banawe Street, Quezon City. Punta lang kayo kapag meron kayong mga gustong makita, like makita yung mga brand new unit, mga modified units. Kung may inquiries kayo, punta lang kayo dito. Okay. Or message kayo sa page namin sa Pro Scooter Shop Manila. Mga ka-AV, I'm pretty sure na parin nyo na yung video ni Noel about sa Pro Scoot. So, Sir Shane, alam ko personally, ikaw may-ari na ito. Ah, yes. Ito yung aking personal bike. Marami ng modifications din to. Ah, marami na rin. Halos, ito yung isa sa mga unang, pinakaunang surod na naging 72 volts, pero binalik ulit sa stock. Ilang volts na ngayon to, sir? Ngayon, 60 volts. Or 35 AH na siya. Pero grabe yung takbuhan. Ay, yung kahit torque 60 niya. Volts, oh, grabe yung torque iba yung, niya. Iba yung torque niya compared sa mga ibang bike. Hmm. So, nung naka 72 volts ka before, mas malakas pa yung torque? Mas malakas talaga. Kung i-compare ko siya, similar siya sa acceleration ng mga 600cc. Parang CVR na, no? CVR siya, oo. Ano ba mga modifications na ginawa mo na dito, Sir Shane? Firstly, ito yung foot peg, in-upgrade ko na, mainly then brakes, yung handlebar. Enve, no? Oo, enve. Enve siya, naka-sigura na setup. Mm-hmm. Then ito yung, what do you call this, seat cover, custom seat cover na gawa ng Thrill Seekers. Then suspension, yan, yung mga na-upgrade ko. Yun, baka nakakalimutan kong banggatin mga ka-EV. This is the Suron Light B pala, no? Suron kasi maraming iba-ibang Suron, eh, no? Yes, merong Light B, merong Ultra B, then yung Storm B. Ano ang pinakamalayo na abot mo dito, Sir Shane? Pinakamalayo ko dito, around 80 kilometer, realistically ah. Oh. Ang range kasi talaga nito nasa 90 kilometer. Anong takbo mo nun? Moderate or high speed? Moderate yun, syempre. Sa lahat naman ng EV, alam naman natin na pagka hinataw mo, syempre, malulobat talaga agad. So, ang average speed ko nun is around 40 to 50, no? I also heard na binibenta mo ito, no? Ah, yes, binibenta ko na yung aking personal bike. Magkano ang asking mo? Uh,
240 talaga asking ko, pero I can negotiate siguro hanggang 220. So mga ka-EV, if you're interested, nasa Banawe lang ang Pro Scoot, pwede nyo tingnan to. Pwede, pwede. Pwede nyo kontakin si Sir Shane, no? Sa Facebook. Facebook lang, yes. Oh. Message siya lang ako doon. Sir, salamat. Salamat ulit. Sobrang napagbigyan mo kami. And hanggang dito na lang kami mga ka-EV. Signing out.